الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid ay kukunin natin ang kahigta ng pag-aayuno ng anim na araw sa buwan ng Shawwal. Ang buwan ng Shawwal mga kapatid ay ito ang buwan na susunod sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay mayroong mga araw na napakainam na pag-ayunuhan po natin ito. At ito po ang anim na araw sa buwan ng Shawwal. At magsisimula po tayo na mag-ayuno nito pagkatapos po natin maisagawa ang Salah, Eid, Al-Fitr. Kinabukasan ay pwede na po tayong mag-start na mag-ayuno nito. At hindi po obligado na kinakailangan ay sunod-sunod po natin itong isagawa. Pwede natin hati-hatiin ngayong araw, din bukas, hindi muna tayo mag-fasting. Basta iwasan lang po natin na mapag-ayunuhan ng isang araw niya ang araw ng Biyernes. Pero kung makapag-ayuno tayo sa araw ng Biyernes na may kasama naman na Huwebes o may kasama ang Sabado, basta huwag lang po nag-iisa yung Biyernes ay wala pong problema. Huwag lang po natin itugma na isang araw lang sa Biyernes. Kaya ang pinakamainam para hindi po tayo mahirapan ay sunod-sunod na lang po natin itong gawin sa araw ng Shawwal. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr." Rawahu Muslim. Ang sino man na nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ay sinundan niya ito ng anim na araw sa buwan ng Shawwal, ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na para siyang nag-ayuno ng isang taon. Bakit isang taon? Kasi ang bawat isang araw, mga kapatid, dito ay katumbas ay 10 araw. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." At sino mang gumawa ng isang mabuti ay tutumbasan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang bawat isang mabuti ng 10 gantimpala. So, yung isang buwan ay 30 araw yan plus 6 na araw sa buwan ng Shawwal. So, i-multiply natin sa 10. So, 360. So, 360 days. So, yan po yung isang taon. Kasi ang isang taon ay nasa 360 days po yan. Ang isang taon. So, yan po ang kainaman, kahigtan ng pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. So, minsan may mga katanungan dito. Alin ba ang dapat naunahin? Yung utang o yung 6 na araw na isang voluntaryo? Dito po ay nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama at ang karamihan sa mga ulama ay walang problema na unahin natin ang pag-aayuno ng 6 na araw bago ang pagbabayad. Maliban sa ilan sa mga scholar natin gaya ng Hanabila at pinili ni Sheikh Al-Uthaymin at iba pang mga scholar na hindi tanggap na ang uunahin natin ay ang sunna o yung 6 na araw ang kaysa sa mga utang natin. Ganun pa man, wala pong matibay na katibayan na ang dapat naunahin ay ang mga utang natin. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." At ang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa inyo ang may karamdaman na hindi niya kaya mag-ayuno o siya ay naglakbay at hindi siya nakapag-fasting, ay bilangin niya ang kanyang utang at bayaran niya ito pagkatapos ng Ramadan. At hindi binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi binanggit ng Allah na ang dapat na unahin agad ay ang ating mga utang. Pero ganun pa man, ang pinakamainam para po wala na po tayong mag-iisipin, wala tayong magiging problema, ay mas mainam na bayaran po natin ang ating utang, then isunod natin ang pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. At ang pagbabayad po mga kapatid ng ating utang ay napakalawak po ito. Ha? Napakalawak ng pagbabayad ng utang dahil hanggat hindi pa po darating ang susunod na Ramadan, ay pwede pa kayong magbayad.
Si Aisha radiallahu anha ay sa kapas siya nakakabayad ng kanyang utang ay sa araw pa po ng Sha'ban. Ito po yung araw before ang Ramadan. Pero ang aking nakikita mga kapatid ay huwag na po natin sadyain o hintayin na ipagpaliban natin kasi nakakatakot na mamatay tayo na hindi pa tayo nakakapagbayad. Okay, so hanggat sa maaari ay bayaran po natin ang ating pagkakautang sa buwan ng Ramadan at yung po ang nakikita ko ay unahin po natin ang utang kaysa sa anim na araw. Pero kung mas uunahin mo yung anim na araw kasi siyempre minsan maiksi na lang yung araw ng Shawwal, baka maubos niyang oras at hindi pa kayo nakapag-fasting. So dito walang problema, bayaran niyo muna ang anim na araw sa buwan ng ayunuhan niyo muna ang anim na araw sa buwan ng Shawwal, din isunod ninyo dito ang pagbabayad. Huling tanong dito, pwede bang isabay sa intensyon? Kasi may mga tanong na ganun, isabay ang intensyon ng pagbabayad plus yung anim na araw sa buwan ng Shawwal. May nagsabi na pwedeng isabay pero hindi kumpleto ang gantimpala. Kaya ang pinakamainam ay hiwalay natin yung utang kaysa at saka yung anim na araw. Yun po ang pinakamainam. Huwag na po natin isahin. Ang tinutukoy natin ay isahin sa iisang fasting, dalawa ang intensyon. Nagbabayad ka at the same time, yung intention mo ay anim, yung anim na araw. So, alimbawa kung anim ang utang mo, so mag-fasting ka sa anim na araw ng Shawwal, so sapat na yung anim na araw ng isahan na lang. May nagsabi po sa ating mga scholar yan. Pero ang mainam po ay paghiwalayin natin. Kung anim na araw plus anim na araw is 12 days po dapat ang mapag-ayunuhan natin. So inshallah mga kapatid, naway gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maibigay sa atin ang gantimpala ng anim na araw na ito na pag-ayuno sa buwan ng Shawwal. So huwag natin palagpasin mga kapatid, isang bis lang ito dumarating sa buhay natin sa loob ng isang taon. So hanggang dito na lamang. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.